Magandang araw po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Sa araw po na ito, makakapiling po natin si Monsignor Andres Valera upang tanongin po isa-isa muli ang lahat ng tanong ng ating mga netizens. At ito pa rin po ay para madagdagan ng ating kaalaman para sa ating buhay, pananampalataya. Ako po si Ricky. Magandang umaga po sa inyo. Magandang araw din naman, Ricky, sa iyo. At para po sa unang tanong, ito po ay nagmula kay Alexis John Valenton. Ang kanya pong tanong, Bons, ano po ba ang role ng Auxiliary Bishop at ng Archbishop kamukha ni Cardinal Tagle? Maraming salamat po. Alexis, una ay malinaw naman sa pangalan ng Auxiliary Bishop. Ibig sabihin ng Auxiliary ay katuwang o katulong. So siya ay tumutulong sa obispo, lalo na sa arsobispo, na kung halimbawa katulad ng Manila ay napakalaki. Kaya maraming gawain. Sa gayon, kailangan pa ng isang katulong o auxiliary. At yun ang tinatawag nating auxiliary bishop. Pero lahat ng obispo ay kailangan may diocesis. Kaya siya ay merong tinatawag natin na titular diocese pag ikaw ay auxiliary bishop. Yun ang gawain lamang ng auxiliary bishop. Magagawa niya rin ang lahat ng gawain ng isang obispo bilang katuwang ng obispo na mamahala sa diocese. Kakaiba si Cardinal Tagle kasi siya po ay arsobispo ng Maynila. At kapag ikaw ay arsobispo ng isang diocese, ang ibig sabihin meron kang suffragan dioceses. So siya ang tumatawag ng meeting nitong mga dioceses na ito. At halimbawa, tayo'y bahagi ng tinatawag na probinsya ng Maynila sa paghahati ng simbahan, suffragan tayo ng Manila. Suffragan din ng Manila ang Antipolo, ang Cubao, ang Cavite, at baka po kayo magulat, maging ang Palawan. Bahagi sila noon. At Novaliches. So pag nagmi-meeting itong mga obispo ito, si Cardinal na tumatawag. Ang Archbishop ng Manila ay ayon din sa ritual ay hanggat maaari siya ang nagtatalaga ng bagong obispo sa isang diocese kung saan siya ang tinatawag na metropolitan. So ang kardinal, ang tawag natin sa kanya sa ating diocese ng Malolos, siya po ay metropolitan natin. So yung kaya po sa darating na pag-install ni Bishop Dennis, ang mag-install ay ang ating kardinal na arsobispo ng Maynila. Mons, ilan po ba ang archdiocese? Pagpatawad mo, pero hindi ko na alam ngayon. Pero marami-rami din. Halimbawa, yung ating katabing probinsya ay archdiocese yun, yung San Fernando. Ang sakop naman niya ay Nueva Ecija, Bataan at Zambales. Yun yung Pampanga. Pagkaraan, merong archdiocese of Nueva Segovia. Ang sakop naman niya yung nasa gawin ng Baguio at Ilocos Region. Meron ding archdiocese ng Dingayen, Dagupan. Ang sakop naman niya yung mga malalapit din sa lugar na iyon. At sa Cebu, archdiocese of Cebu. Sa Iloilo, archdiocese of Haro. Sa Mindanao ay yung Cagayan de Oro at meron pang isa. At gayon din naman sa iba pang mga lugar sa may kung hindi Antique, Capizata ang archdiocese sa Panay. So dalawang archdiocese sa Panay. Pero pag po tinawag, tagpatawag ng pulo, laging ang arsobispo ang tumatawag sa mga nasasakupan ito. Na obispo. At meron pa siyang pwedeng gawin. Pwede siyang tumawag ng provincial council. So nagkaroon na tayo, yung una natin provincial council noong araw pa, pero nagkaroon na tayo ng second provincial council. At yun ay siya rin ang nagpapatawag. Salamat po, Mons. Ang isusunod po nating tanong, ito po ay nanggaling kay Eugene. At ang kanya pong tanong, bakit po tinatawag ang Pentecost na kaarawan ng Catholic Church? Ito po ba ay ang kapanganakan ng simbahang Katolika? At bakit po ang haba ng Easter season?
sa atin. Nawa po'y masagutin niyo ang aking katanungan at maraming salamat po. Una ay, ang pista ng Pentecostes ay pista ng pagbaba ng Espiritu Santo. At ito rin ang pagsilang ng simbahan. Hindi natin sinasabi, the birthday of the Catholic Church, the birthday of the Church. At dito'y nagsimula ang mga apostol na mangaral ng mabuting balita. Subalit, ang opisyal na pistang ito'y hindi birthday ng simbahan, kundi ang pagbaba ng Espiritu Santo, the descent of the Holy Spirit. At ito rin ang katapusan ng tinatawag nating Pasko ng Pagkabuhay, the season of Easter. Mahaba ba ang season of Easter? Oo, dahil ito'y binubuo ng tinatawag natin na 50 days. At kaya nga, ibig sabihin lamang ng Pentecost ay the 50th day, ikalimampung araw. Pero baka kayo magulat, bagamat ito ay 50 days, ito'y kinukonsider lamang na one day ng liturgia. Kasi yung buong panahong yun ay isang season lang. Ito'y tinatawag nating panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. Mahaba ito dahil ito ang pundasyon ng ating pananampalataya. Kung hindi muling nabuhay si Kristo, ay sabi nga ni San Pablo, tayo ng pinakakawawang tao sa daigdig. Sa gayon na itong mahalagang pagdiriwang ng simbahan sa taon na liturhiya. Pero meron pang mas mahaba rito at ito yung tinatawag natin na ordinary time reiki. Ito'y binubuo ng 33, depende sa kalendaryo, kung minsan 34 Sundays of ordinary time na hinahati sa dalawang panahon. At bukod po dito, meron pa ibang season. Panahon ng Pasko ng Pagsilang, meron pa rin panahon ng Adviento, at panahon ng Kwaresma. At yung isa na tatlong araw na napagdiriwang, yung tinatawag nating Triduo ng Pasko. So ito yung mga pagdiriwang na mahalaga sa simbahan, at huwag kayong maiinip. Pagkat kaya ganun kahaba, ang ibig sabihin ay importante ito. Nadagdagan po muli ang ating mga kaalaman ngayong araw na ito, kaya huwag po kayong mahihiyang magpadala na inyong mga tanong sa www.facebook.com/